morning mga boss. Ngayon naman yung pupunta natin sa Pampanga, sa project natin na ginagawa nila Tito Alan. Kasi Tito Alan pala ngayon siya yung kasama ko. Bali kami dalawa lang yung papasok. So, maglalagay kami ng bowl, tsaka lababo, pinto. Yun ang ilalagay namin, pinto sa CR. Ayan, papunta na tayo dito sa may Pampanga. Lapit na tayo. And dito na tayo sa Pampanga. Ayan muna natin yung dito. Tapos na pala yung tiles dito. Ayan na siya. Hanggang dyan lang siya. Hindi siya yung hanggang sa ceiling. Tapos floor drain. Ayan sa bowl. Sa switch. Ilalagay natin yung bowl nito. Yung bowl lavatory. And bali pala dito, sila Tito Alan yung nag-tiles kasi may ginagawa ko yung Tito Jimmy. Kaya sinala lang yung pinag-tiles ko dito. Pero sa bowl na to, tayo na maglalagay. And kailalagay ko lang yung floor drain na 304 stainless. Igagrout na lang yung gilid para hindi siya pangit titingnan itong yan sa gilid na to para hindi makita. Tapos itong bowl lalagyan na rin natin, lavatory, shower, i-assemble natin ngayon. Ayan, bali ngayon naipatong na siya sa semento, tapos ilelevel natin. Dapat dyan nakalevel, eh dapat levelado. Parang pag umupo ka, saktong-sakto ka lang, hindi kayong parang nakatagilid or nakasubsub siya or nakapahiga. Tapos lilinisin natin yan, haalisin natin sobra na yan. Hindi ko na nilagay yung tornilyo kasi pagka tinornilyo mo minsan, may tendency lumuluwag siya sa loob, natatanggal yung bowl. Kasi naka-experience na akong ganun dun sa... Pero hindi ako yung gumawa. Yung matandang tubero na sa amin, ginawa niya yung bowl nung tita ko. Lumuwag yung tornilyo niya sa ilalim. Nahuhugot yung bowl. Kaya ngayon, nilagyan ko na lang siya semento. Ayan, sure na wala siyang, hindi siya matatanggal. At hindi siya magkaka-leak or magkakasingaw dito sa gilid kasi sementado na siya. Ayan, libelado naman siya. Dito sa paganyan, ayan. Paganyan, paganto, ayan. Libelado siya. Accurate naman tong level ni Tito Alan. Kahit na gumamit ka ng level hose or laser, chineck ko siya, okay naman. Levelado siya, hindi siya nawawala. Kaya okay siyang gamitin. Okay na. Linisin na lang natin gilid nito. Ayan. Tapos yung water tank niya, ilalagay natin. Eto naman yung sa laboratory natin. Lalagyan natin siya expansion bolt para mas matibay siya. Kasi yung laboratory natin dito, yung nakahanger lang. Kasi may ibang laboratory yung may pinakapaa. Yun, pwede mo siyang isabit tapos isisilikon lang yung ilalim. Dadali na nung paa niya. Eh eto, nakasabit lang. Nakahanger lang. Kaya lalagyan natin siya expansion bolt
Eh, nakalagay na laboratory natin, lalagay na lang yung gripo, tsaka yun dito sa drain. Ayun yung ginawa natin. Expansion bolt, kabilaan. Mas matibay siya kaysa dun sa nakapaganyan lang. Meron kasing kasama yan, yung nakahook lang siya. Eto, tinornilyo ko siya. Nakatornilyo siya rito. Ito naman yung sa ano niya. Yung sa drain. Yan. May kasama siyang sariling P-trap. Pero itong PVC na to, yan, ito, ito. May kasama ng P-trap yan sa loob. Nasa baba. Tapos, etong laboratory, may kasama pa rin P-trap na sarili. Yan. Ayan, may kasama na rin pala siyang gripo. Eh, parehas lang nung brand ng laboratory, cool, tsaka ito. Kasama niya, set. Set na siya dito. Ayan. Ganyan siya. Ayan, ngayon, assemble naman natin yung water tank ng bowl natin. Ayan. Yung mga gamit niya sa loob ng water tank. Kaya assemble na natin siya para mailagay na dito sa bowl. Ayan, medyo tinesting natin siya. Medyo mahirap siyang pasukan ng hangin. Kasi ako, pag bago ako maglagay nito, bago ko siya i-assemble, ilagay sa bowl tong water tank, hihipan ko dito. Titingnan ko kung may lumalabas na hangin dito. Para sure na magkakatubig siya. Eto, hinihipan ko. Ayaw lumabas ng hangin dito. Kasi mga iba, pag hinipan mo rito sa dulo na to, lalabas dito yung hangin. Parang sa tubig. Pag pinasukan ng tubig dito, lalabas na rito. Para magka-pondo yung water tank niya. Ngayon, eto ayaw. Or hindi ko lang siya mahulit. Sarado rito. May nakasari dito. Pero hindi natin siya susukuan hanggat hindi natin siya nailalagay. Hanggat di siya nagbibigay ng tubig. Lahat ng gamit niya. Ito nga pala, ito. Kukunin ko kasi height nito para sa pinto. Tapos kita tiles pa natin dito. Ayan, okay na ngayon. Na-testing na rin natin. Sa tubig, ayan, lumalabas na. May nakabara lang pala. Saka dito sa pinakailalim, hindi ko napansin, may nakaharap. May nakabara dito sa loob. Ayan, okay na siya. Sasalpak na natin. Lalagyan na natin para matapos na tayo dito, makababa. Doon naman tayo sa baba, mag-assemble. Ito lang ang problema dito sa de-assemble na ganito. Para dito. Katagalan, nababali yung ganito niya. Yung pinaka-tornilyo niya rito sa water tank. Hindi katulad ng isang buong bowl kasama na yung water tank. Ito katagalan napuputol. Plastic lang din kasi.
kung saan nung naglagay sila aluminum, ayun, baka sakaling tumagal. Pero pagka gantong plastic lang yung tornilyo niya, kagad napuputol. Nga pala mga boss, etong mga materyales na to, hindi tayo yung bumibili. Kumbaga dito kasi, labor lang tayo. Hanggang sa labor lang yung kontrata natin dito. Sila na'y bahala sa mga materyales. Kaya kung ano yung bibili nila, yun lang ang ilalagay natin. Tulad nito, yan. Kung ako yung bibili, hindi ganito yung bibilin kong bowl. Yung buo na, hindi siya di-assemble na ganito. Kasi para sa akin, mas matibay siya kaysa dito. Although kung kasi nakasanayan ng mga tao, yung dati kasi halos puro ganito lang yung gamit, yung di-assemble na ganito. Kasi sabi nila, pag nasira, pwede daw alisin. Yun naman, nabibili naman yung mga materialis nun sa loob. Pagka nasira, ayaw na mag-flash, may nabibili naman nun, mga replacement. Ayan mga boss, nakalagay na yung bowl, lavatory, yung shower na lang, wala pa pala yung shower, kaya hindi ko pa mailagay ngayon. Tapos, angle bulb, yun na lang, para sa daanan ng tubig, yun nandun sa gilid. Patitirito sa may lavatory. Kompleto na siya. Shower na lang. Sige, grout natin yung pinandikit natin kaninang semento, para puti pa rin yung makikita mo. Yun siya. And mga boss, ito pala yung sa may lababo natin. And ginawa rin ni Bob, ni Tito Alan. Tapos nagpalagay sila ng isang outlet dito. Tapos pati dito sa ilalim ng lababo nagpalagay sila. Pinapatiles din nila rito para daw malinis tingnan yung ilalim ng lababo. Kasi dito may ilalagay silang water pump kasi sobrang hina ng tubig dito. Hindi aakyat yung tubig sa taas kung dito lang sila aasa sa gripo. And dito naman tayo maglalagay dito sa baba na to. Pinwesto natin pero hindi pa siya nakadikit. Tapos, itong mga PVC na to, yun yung galing sa taas. Ayan. Tapos, kisa may, dapat dito may tambol siya rito. Pababa. Para hindi na makita yan. Kasi pagka pinasok natin siya sa asintada, medyo hihina yung asintada natin. Eh, renovation lang to, hindi natin alam kung gaano katibay yung pang-ilalim niya. Kaya ginawa ko. Nilutang ko na lang ipinasok dito sa CR sa baba. Pagkakadugtong din na may PVC nito. Kaya pinasok ko na lang dyan. Tapos may tambol siyang ganyan dyan. Kaya hanggang sa taas. Okay naman, bubuhusan natin siya ng tubig. Medyo tuyo na yung sementong nilagay natin, bubuhusan natin siya ng tubig. In case na may gumano dun sa ilalim, dun sa butas niya may humarang na semento, matanggal pagka binuhusan ng tubig. Ayan, dito nakalagay na rin yung lavatory, yung dito sa baba. Nakalagay na rin yung gate valve. Ayan, okay na yan. Yung sa taas naman, kadarating lang nung teflon natin para mailagay yung mga gate bulb. Angle bulb pala, yan. Angle bulb pala yung tawag dun. And angle bulb na 304 stainless. And nakaragay na rin yung angle bulb dito. Ayan, may linya na siya ng tubig. Balik, kulang na lang dito sa taas is yung shower. Tapos dito, nandyan na rin. Ayan, nakalagay na yun sa may bowl natin.
Kung gusto nilang maglagay ng bidet, ayan, papalit lang ng angle bulb na two-way. Ayan, para malagyan ng bidet. Kasi mahina yung tubig dito sa taas, kaya hindi muna sila naglagay ng bidet. Ayan, nailagay na natin yung pinakalababo. Tapos eto, dito yan, sa likod. Ito, turnil yan, nasa likod siya, nakapaganyan. Pinaka-overflow. Ito yung ilalagay nating pinto ng CR. Tumutupi siya. Pag nalagay natin to, tsaka natin ipipinish yan sa ilalim para saktong-sakto siya. Hindi ko lang alam kung saan nila nabili tong gantong pinto. Pwede rin putulan to. Napuputulan pag sobra, puputulan para sumakto dito sa butas nung pinto natin dito. Ayan, naitornilyo na natin sa taas. Tapos etong side na to, pipix natin dyan para etong kabilang side lang yung gumagalaw. Ayan mga boss, nakalagay na. Nakalagay na yung pinto dito sa CR. Tapos bukas, eto naman yung gagawin. Aayusin yung dito niya, sa baba. Maliit na clearance lang dapat para hindi nakikita yung nasa loob. Sa alisin tong bakal na to. Para matiles na yung sa kabilang side. Ayan. Ganyan lang siya. Bukas naman at gabi na tayo sa pag-uwi.